nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagtiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang tanghali mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay magalak sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, sa ating pasasalamat, patuloy tayong dumulog para sa intensyon sa misang ito, para na rin sa ating mga personal na kahilingan at yung mga humihingi ng dalangin. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming nasa langit, niliwanagan mo ang iyong maasahang ilaw, ang mga naliligaw ng iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak, ang pagaluban mong makapagwaksi ng tanang salungat sa ngalang Kristiyanong sa iyo'y tinanggap upang ito'y talagang mapangatawan ng ganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, pinagpala ng Diyos si Esteban at pinuspos na kapangyarihan. Anupat gumawa siya ng maraming himala at kababalaghan sa harapan ng madla. Nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sirene, taga Alejandria, taga Cilicia at taga Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban na kaloob ng Espiritu. Kaya't lihim nilang sinulsulan ang ilang lalaki na magsabi ng ganito, narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon ay naudyokan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga eskriba. Siya ay sinunggaban nila at iniharap sa Sanhedrin. At nagharap sila ng mga bulaang saksi laban kay Esteban. Ang taong ito, wika nila, ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises.
narinig naming sinasabi niya na ang templo ay gigibain itong si Jesus na taga Nazareth na ito at papalitan ang mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Tinitigan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa Sanhedrin at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Kahit ako ay usigin at labanan ng pamunuan, itong iyong abang lingkod sa utos mo'y mag-aaral. Ang buo mong kautusan sa akin ay umaaliw. Siyang gurong nagpapayo sa lahat kong suliranin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Pinatawad mo ang aking mga gawang kamalian. Ituro mo sa lingkod mo ang tuntunin mo at aral. Ang lingkod ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako naman ay mag-aaral. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Sa landas na di matuwid, huwag mo akong babayaan. Pagkat ikaw ang mabuti, ituro ang iyong aral. Ang pasya ko sa sarili, ako ay magiging masunurin. Sa batas mo, ang pansin ko ay doon ko ibabaling. Mapalad ang sumusunod sa utos ng Poong Diyos. Magsitayo na po. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan nakita ng mga taong nananatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sabagat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinakainan nila ng tinapay matapos magpasalamat ang Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Kapernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo na hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira,
kundi upang magkaroon ng pagkain hindi masisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng anak ng tao sabagat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang pinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong binasa ay bahagi po ng introduction sa tinatawag nating tinapay o sa Eucharistia, kung saan ang kabanata ni Juan dito po sa tinatawag nating chapter 6 ay isang paghahanda sa pagpapaliwanag ng tinatawag nating tinapay. Alam niyo po, ang gospel scenario po natin ay nagsimula matapos po yung pagpapakain ng maraming tao. Nabusog po sila at nasatisfied sa lahat ng pagkakaroon ng biyayang ibinigay po at naganap doon sa tinatawag nating multiplication of loaves. Kaya ito pong mga tao pong ito ay talagang hinanap po si Jesus. Ang sabi po ni Jesus, hindi naman dahil sa kababalaghan na ginawa ko, kundi dahil kaya nyo ako hinahanap dahil nakatikim kayo, nakakain kayo ng libre. Sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, this gospel, ito rin po ay hindi lamang address sa mga Hudyo, bagkus ito rin po ay address sa ating lahat. Ano po ang implikasyon po nito? Alam niyo po, human as we are, ang tendency naman po talaga natin ay magkaroon ng pera, magkaroon ng tinatawag na pangangailangan natin, nang sa gayon, lahat ng bagay na gugustuhin natin, mabili natin, magkaroon tayo ng kaginhawahan sa buhay. Wala naman pong masama sa mga bagay pong ito, dahil ito rin po ang masasabi po natin, inaasam-asam ng marami po sa atin. Pero ang sabi po ni Jesus ay ito, gawin nyo na kayo ay magtipon ng hindi pagkain nasisira, kundi pagkain nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ang tendency po natin, we have what we call time, talents, and treasures. Ang mga ito po ay ginagamit po natin para po makamit po natin ang ninanais po natin. And in the end, gusto rin po natin na guminhawa po tayo. Pero ang sabi niya po sa atin ay ito. Una sa lahat, dapat niyong tanggapin na ang mga biyayang tinatanggap niyo ay hindi dahil sa inyo. Hindi dahil sa ito'y nakamit niyo, dahil pinagpaguran niyo, kundi dahil sa ito ay kaloob ng Diyos. Kaya naman marapat lamang po na sa unang pagkakataon, kilalanin po natin na ang lahat ng bagay na mayroon tayo ay biyaya ng Diyos. Kapag nakita po natin na ito po pala ay biyaya ng Diyos, ang mangyayari po sa iyo, magkakaroon ka ng pusong mapagpasalamat at hindi mo ia-attach ang iyong sarili doon sa mga kayamanan sa lupa. Bagkus makikita po mo ito, ikaw bilang instrumento, ibabahagi mo ang lahat ng kayamanang mayroon ka para sa iyong kapwa. Kapag ginawa niyo po ang ganitong bagay, you are doing it in God's way. Bakit po? Dahil ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya at ngayon sinasalamin mo rin naman po ang kabutihan ng Diyos once na ikaw mismo ay nagkaloob, nagbahagi ng lahat ng biyayang tinatanggap mo. Kung ganoon, mga kapatid, ang implikasyon po pala nito ay ito. Hindi po tayo sasaalang-alang at bibigyan ng pansin ang mga kayamanang ating pong pwedeng matamasa, bagkus ang pagkakataong ibinigay ng Diyos sa atin upang tayo'y magmahal, upang tayo'y magbahagi ng mga biyayang kanyang kaloob. Tayo pong mga naririto, bakit po tayo nagsisimba, naninikluhod at nagsasabi sa Senyor Nazareno na pagkalooban tayo ng mga biyayang ito?
Pero sa katotohanan, tignan po natin at titigan po natin ang Senyor. Ano ba ang nakikita natin? Tinanggap niya po ang lahat ng paghirap at ito po ang kalooban ng Diyos. Kung ganon, bilang mananampalataya, iisa ang sinasabi sa atin. Ano man mayroon tayo, pinagpaguran natin to. Subalit kikilalanin po natin na ito ay kalooban ng Diyos at sa pagkakataong ito, binigay niya sa atin to, biyaya niya sa atin to. And hopefully, iisa ang ating magiging misyon. Kung ako ay pinagpala ng Diyos, ang katuparan ng pagpapala pong ito ay hindi po ang pagtamasa ng mga biyayang mayroon tayo, ang mga biyayang kinamtan natin at ibinigay ng Diyos sa atin, kundi ang katuparan at ang kaganapan ng mga biyayang ito, ikaw mismo ay magiging biyaya sa iyong kapwa. At kapag ganito po ang iyong ginawa, then kayo po ay nagtitipon ng tinapay ng pagkain na hindi nasisira. Alam niyo po mga kapatid, minsan ang hirap magbigay eh. Ang hirap magbahagi. But the reality is this, every time you share, sa araw-araw na kayo po ay nagbabahagi ng inyong biyaya sa inyong kapwa, nagkakaroon po kayo ng investment sa langit. At ito po ang naisesave nyo. Therefore, hindi po ang kayamanang natitipon nyo ang siyang magpapayaman sa inyo, kundi ang kayamanang ipinamigay nyo ang siyang magbibigay sa inyo ng buhay na walang hanggan. Sa ating pong misa, dudulog tayo. Mananalangin tayo. Panginoon, Hari nawa, buksan mo ang aking mga palad nang tanggapin ko ang iyong biyaya at maging napakadali pa rin sa akin ang migmagbigay. Nang sa gayon, ang kalooban mo ang siyang aking nasusunod at hindi ang aking kalooban. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at spirito. Kahit ilapit natin sa Kanyang ating mga pangangailangan, ang ating tutugon, panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang simbahan, nawa ay pukawin sa mga kasabi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Atin nawang maunawaan na ang mga kinasasabika ng ating puso ay hindi matutugunan sa pamamagitan ng paghahanap ng makamundong tagumpay o kaginhawahang dulot ng mga material na bagay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa paghahanap ng kaligayahan sa maling paraan, nawa ay matagpuan ang tamang daan ng buhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga may sakit, nawa ay makatanggap ng ginhawa at paglingap mula sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ang mga namayapa, nawa ay makaisa ni Kristo sa bagong buhay na hatid ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Panatilihin mo ang aming espiritu, O Panginoon. Ama naming makapangyarihan, ipinagalob mo sa amin ang tinapay mula sa langit
bilang pagkain para sa aming paglalakbay. Patnubayan mo ang aming mahakbang patungo sa daan ng katarungan at kapayapaan. Inihiling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo mo na po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa iyo sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa galangitan ng mga panalangin kalakip ng haing mga alay upang ang mga pinaging dapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa pigin ng iyong pangmagpakailanman. So, ang magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng sariling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinaghaharian mo'y naging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus na lupigang kamatayan, sa ganyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito
at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa gapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunye natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo. Lahat ng mga pari, mga relyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos, ng kanyang kabiyak sa puso si Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa gararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kabayapan na araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Halinang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilunod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pag-asabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Magsalo tayo.
mga paalaala sa mga nagsisimba. Pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bunga ng masaganang dulot mong pagliligtas. So magitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang iyong ulo para sa pagbabasbas. Nawa ang pag-ibig ng Ama at ang pag-aalay ng buhay ng kanyang anak at ang Espiritu Santong gumagabay ay mapasa atin ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo tayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.